Hello mga kaibigan at welcome pong muli sa aking channel. So ngayon po ay isishare ko sa inyo ang ginawa kong pangtanggal at pangkabit ng knuckle bearing. So ito po yung outer plate ng knuckle bearing. Nakadalasan ay nahihirapan tayong tanggalin ito. Pero bago po natin simulan ang ating gagawin ngayon, sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, pwede po bang pakitap na ang ating subscribe button at ng notification bell. Salamat po. At ito po naman ang aking mga homemade tools na ginamit sa pagtanggal at pagkabit ng ating knuckle bearing. Medyo may kamahalan ho mga tools na ginagamit dito, pero kung meron tayong mga gamit na ganito, eh pwede natin pakinabangan. At para magawa natin ng maayos ang pagpapalit ng knuckle bearing, kailangan munang hubaran natin ang ating motorsiklo. At syempre pa, una natin tatanggalin ang manibela nito. At gagamitan natin siya ng size 17 na spanner and size 14mm na ratchet. So palatandaan po na kailangan palitan na natin ng knuckle bearing kapag minsan na nalulubak tayo at medyo may tumataguktok na sa harapan sa ating steering. At sa mga riders po natin diyan, medyo kailangan na pagtuunan din natin ng pansin ang kondisyon ng ating steering, sapagkat ang malaking sira po ay sa maliit nagmumula. Kaya naman kailangan ay maagapan agad natin. So ito na ho yung ating knuckle bearing, no? Medyo maayos pa kung titingnan. Ganda, pero kita niyo naman nung hinugot ko ay sandali lang. So ang bagong knuckle bearing, pag kinabit natin din yan, ay humahakab pa. Pero ito hindi na, wala nang hakab. Kaya kailangan palitan na sapagkat doon na magmumula ang kalog niyan. At ang magiging pakinabang po naman natin dito ay siya ang magsisilbing pantanggal natin doon sa outer plate ng ating knuckle bearing na naiiwan po naman sa ating head tube. So ang gagamitin natin ay yung pinaka-sleeve niya. Yun ang magsisilbing pantanggal. So hahatiin natin ito sa gitna. At ngayon nahatiin na natin sa gitna, kukunin natin yung isang part at hahatiin uli natin. At yun na ang magiging gamit natin na pantanggal. So ito na ang itsura niya ngayon, no? Isiset up na natin siya doon sa outer plate ng knuckle bearing na naiwan sa head tube. Sisingit yung pinaka-sleeve. Meron pa kasing gap na makikita tayo dyan. At doon natin isisingit yung sleeve. At pagka na-set up na natin siya, ang susunod naman ay yung plumb bob or yung hulog kung tawagin gamit ng mga panday. Tama-tama yung diameter niya para pantanggal dyan. Ayos na ayos yung sukat niya. Okay, so naikabit na natin at ayusin naman natin yung ating sleeve, yung inner plate na
ginayat natin at inilagay sa space. Babalance lang natin yan. Pilitin na maibalance. At ngayon gagamit tayo ng tubo na pantukod at martilyo na pampalo upang maabot natin yung hulog o yung plumbob na inilagay natin. O yan, kasadong kasado na siya ngayon. Kailangan intak na intak yung kapit niya. Sabay palo natin. At nahulog na ang hulog. So yan na ho yung outer plate ng knuckle bearing na tinanggal natin sa head tube. Okay na. At hindi na damage yung pinaka head tube niya. Kalimitan, suggestion ng mga gustong tumanggal yan ay wewildingin daw. Ito na yung bagong knuckle bearing, Yamamoto. Ne? So sa pagkakabit po nito ng outer plate ng knuckle bearing, mapapansin natin yung kabilang side ay manipis, yung kabila makapal. So yung parting makapal ang ilalagay natin sa top position at sa bottom position naman yung manipis. Pahiran natin ng langis. Huwag natin pahiran ng grasa, no? Dahil yung grasa pagka natuyo yan, tumagal, ay nagiging pinaka-paste yan sa metal, no? Na nagiging dahilan para yung metal ay kumapit ng husto at mahirapan lang na tayong tumanggal. So una ay papaluin natin ito sa pamagitan ng kahoy, and then nandito na yung ating improvised puller na pang set up naman natin or pag-replace ng ating knuckle bearing. Lagyan natin yung hulso na may kasamang lock nut ng grinder para siyempre matigas-tigas yung loob. Ayan, lagyan natin ng lock nut para matibay-tibay, and then yung ating axle bolt. So ito na po yung itsura niya. Tama-tama lang yung diameter niya, no? Ito naman yung ibabaw. Itisayin natin ng ating yabe, and then pagkatisa, isado-tisado, ay tatanggalin na natin yung ating axle nut and bolt. Okay, so yan na ang itsura niya. Okay. Sagad na ho yan. Pero may konting gap pa rin yan sa loob. May space. Siyempre, para pagtatanggalin natin, may paglalagyan ulit tayo ng pantanggal natin. At ito namang ibabaw ang ilalagay natin. Lagyan na rin natin ang langis. Nuulit ko, hindi ho grasa ang ilalagay doon dahil mas mahirapan tayo magtanggal niyan pagka yan eh napasok ng humidity, titigas yung grasa. So, ganun lang po ang paglalagay. Ingatan po natin na ma-damage yung ating mga bearing na ilalagay upang mapakinabangan natin ito ng matagal. So ang ginamit po nating motorcycle model dyan ay Kimco Visa R, no, kagaya ito ng Honda Wave 110. So maraming pong salamat sa inyong panonood. Shoutout po sa lahat ng subscriber na patuloy na nanonood ng aking channel. Shout out po kay Mr. Roldan Parohinog,
isa ko rin yung subscriber na lagi nagre-request. Maraming salamat po sa inyo lahat. At sa paghihigpit po naman ito, pakaramdaman lamang ninyo kailangan ay wala kayong maririnig o maramdamang kalog. Kailangan ay kontroladong kontrolado ang paggalaw nito.